guys, nakarating na kami dito ngayon sa Agno Abagatanen Beach. So, papakita na namin sa inyo kung gaano kaganda ang dagat. Ito siya. Beach siya. Paki-share mo nga yung rides natin last night. Ano ba yung mga ano natin, experience natin sa rides? So, sa kanila, para kung sakaling gusto nilang puntahan itong beach na to, eh, meron silang idea. Bilang isang rider, sa ating mga rider, kung gusto nyo makarating dito sa lugar na restricted area pa, Pangasinan, bilang isang rider, dapat mayroon tayong ispas, yung tinatawag, kasi required talaga nila ngayon yan dito sa Agno, part ng Pangasinan. Pag wala kang ispas, napakahigpit sa boundary, along Tarlac and Pangasinan boundary. Pinto ko lang yung start kami. So, bali, tayo sa Manila tayo. Kung mga taga Manila yung mga pupunta dito, ano ba yung mga dadaanan nilang ano? Dadaan lang way para makarating dito yung mga dinadaan na natin. Okay. Mostly naman sa mga rider natin, sa mga katulad ng mga sa dami-dami na riders, halos alam naman nila ang daan. Pero kung mayroong mga bagay na dapat iwasan natin, tulad ng mga checkpoint na pag-ipin na yun, eh siguro mas mainam na una-una, kung dadaan tayo sa MacArthur Highway, napakaraming checkpoint. Kung gusto nyo maiwasan yan, nagbiyahe kayo ng alas 12 ng gabi. Para iwas. Iwas checkpoint yan. Kasi naranasan din namin magbiyahe ng mga bandang alas 6 ng umaga hanggang patanghali. Grabe talaga ang checkpoint yan. Simula sa may part ng Pampanga boundary, meron ng checkpoint. Pero pag dumaan kayo dyan ng alas 12 ng gabi hanggang alas 2, maluwag yan, walang pabantay.
So, guys, ang naging experience ko sa, ako naman yung naging experience ko sa rides ko. So, pagdating namin ng ano, Valenzuela, saka hanggang Tarlac, wala siyang Iberia, walang checkpoint na humarang sa amin. Pero pagdating sa Capas Tarlac, naghiwa-hiwalay na ang grupo. So, sila, nakalagpas sila sa checkpoint, kami, umikot kami ng Bambang Tarlac. So, ang naging experience namin doon yung hanging bridge na hindi naman talaga pwedeng dumaan ng motor. So, pinilit na lang namin doon itaan yung motor. So, nakikita nyo na lang sa video, panoorin nyo, nakatakot, nakaubuga. So, hindi talaga pang motor yung daan na yon. Pinilit lang namin kasi nga gusto namin makalusot, makarating dito sa beach para lang ma-enjoy namin yung rides namin, para hindi naman sayang yung pagpunta namin. Sa amin naman, nabali dalawang motor kami na kalusot sa Quarry. Meron kasi kaming ID, kaya totally kung meron ka mga recommended IDs na kailangan ng mga police, tapadaanin ka talaga nila. Tulad yan, IETF ID, tapos police pass. Kung mayroon tayo yan, bago tayo magbiyahe, sigurado makakalusot na lang tayo. So guys, kung paano, magpaalam na kami sa susunod na rides namin ulit. Sana magkita-kita tayo ulit. And shout out nga pala sa mga RG ulit, Community Rides, saka sa URCP, sa group pa nga, ang grupo ko sa URCP, saka sa ano, sa Metro Rider, Grab Rider ng McDonald's Dasal.